Sa nakaraang mga episode ay naibahagi natin ang isang pangunahing kalsada papuntang Baguio o Benguet, ang Baguio Aritao Road o Benguet Nueva Vizcaya Road. Naibahagi rin natin ang isa sa pinaka nakakatakot na kalsada ng Pilipinas at naranasan nating muli ang dumaan sa ikalawa sa pinakamataas na kalsada sa ating bansa. At naramdaman din natin ang malamig na klima ng Madaymen. Idagdag mo pa rito ang malaparaisong tanawin nito na malawak na hagdang-hagdang taniman ng gulay. Hindi ko talaga maiwasang mapahinto at pagmasdan yung ganitong klaseng tanawin dito sa rehiyon ng Cordillera. Grabe, sobrang lamig talaga. Malamig. Kaya pala tinawag itong Little Alaska dahil sa lamig. At sa huling episode ay mula Baguio City ay dadaan tayo sa Marcos Highway papunta sa Dinaragsang Beach ngayong summer, ang Tondaligan Beach Park ng Dagupan City. And welcome to Dagupan, lungsod ng Dagupan. Ayun ang mga fish fan. Siguro mga bangus yung nila dito, alaga nila. You know, dagat na. Busting down. There's lots of friendly faces all around. Gaano nga ba karami ang tao dito? Bakit ito pinupuntahan? At yan ang ating alamin. Let's go! Ngayon kung mapapasok nyo, malinis din yung dito, tubig. Tapos yung buhangin. Kulay black na mga pino. Tapos siya, open lang to sa public. So, wala po kayong babayaran at kung kayo po ay pupunta dito at malinis. Tapos tignan nyo yung napakaraming tao. Harap piyesta si Dami. We can make it together. Yeah, yeah. Okay, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po ang inyong lingkod ay nagbabalik para sa panibagong episode ng ating motorcycle adventure. So today is Thursday, ayan, March 28. So andito pa rin tayo sa may Baguio City, ayan, dito sa may Wright Park. At ang oras natin is 1:58 PM. So bali, pauwi na po tayo. Ayan, yung first day natin, yung pinakita natin yung kalsada na Baguio Aritao Road o Baguio Nueva Vizcaya Road. And the second day, pumunta tayo ng Madaymen. So yan, at yung third day, bali yung second day pala na-stuck tayo, na-stranded tayo sa may Atok. So nagpalipas tayo ng gabi sa Atok. And third day, yun, doon na tayo dumiretso sa Madaymen. So ngayon po, ngayon pang apat na araw, bali, pauwi na po tayo. So ayan, at bago tayo uwi, syempre, may dadaanan tayong beach, ayan, sa may Pangasinan. Total, dadaanan na rin natin ang Pangasinan. So titignan natin kung saang beach ang pwede nating puntahan o maipakita sa inyo. Bali, dadaan po tayo sa may Marcos Highway. Parang sarado pa yata yung Canyon Road eh. Hindi ko alam kung sarado o bukas siya, pero hanggang Camp 4. Dati kasi nag-open na yung Canyon, pero biglang sarado sa may Camp 5. Dadaan ka sa ilog. So ngayon, Marcos Highway naman tayo.
Hala, ito ay dinadala ni Google. Birang Google. Nabudol po tayo. Ating Google Map. Ay, nako po. Ikaw Google, ah. Ayusin mo, ah. Ay, grabe, sobrang traffic ngayon sa Baguio. Daming ano, daming umaakyat, ang daming bumababa. You know, haba ng traffic. Ay, grabe yung traffic, oh, sa mga papunta pa lang. Kaya pupunta kayo ng Baguio ngayong Holy Week. Eh, mag-decide na kayo kung eh no. Haba. Dito sa pababa, eh lumuwang na. Kanina traffic din eh. Eh no, grabe ang haba. Ayan, dito po yung papuntang ano, Mount Kabuyaw, ayan. Yung sa mga cell site yata yan. Oh, yun yung pinasokan natin dati. Ang daming bahay ng bundok, oh. Bali, ito yung pinaka matarik na part ng Marcos Highway. Ayan, grabing paakyat yan, tsaka palusong. Tapos sa right side natin, ayan, diyan yung makikita yung mga maraming nagtitinda ng mga ano, pasalubong. Ano, dami talagang umakyat ngayong araw. Ayan, sigurado hanggang Sunday ang mga yan. Ito na yung sinasabi kong pinaka matarik, palusong. Kaya sa mga nagtatanong, mas matarik po ang Marcos Highway kaysa sa Cannon Road. Ayan, dito sa part na to, talagang gagapang yung sasakyan nyo dito, kaya motor, pagpakit. Ano, di ba? Ang haba niyan, yung mataas na ano na yan. Tas nakabundukan. Tas. Ilang kilometers yun, no? Bali 2-3 kilometers na puro pababa. Tas ito yung iconic na bridge dito sa Marcos Highway. Ayun, no? Napakaganda. Until we crashed and burned. No, I wasn't the one, but I gave it all I've got. When all is said and done. When all is said and done. We went head first into the waves. We were right there in the eye of the storm. When I look back, I see it clear. I tried but couldn't give you more. You were a great one at the wrong time. I could never give you what you need and deserve. We went head first into the waves until we crashed. At after nothing, makadaan sa iconic bridge ng Marcos Highway. Ito naman, papasok po tayo ng Marcos Highway Tunnel. Yun, no? Bali, di na ako masyadong nakapag-drone. Nakakatakot, biglang nag-warning eh. Sabi, ano, 60 meters lang yung maximum altitude.
So nakakatakot, baka pag lumampas tayo ng 60 meters, baka biglang mag-automatic landing. Ganun yung nangyari sa atin nung nakaraan eh. Buti hindi pa nakalayo yung drone. Talagang nag-automatic landing. Hindi mo siya makokontrol. Sabi hanggang ngayon, no? Ang dami. Ang daming mga umakyat. Ito naman yung mga magagandang rock formation dito. Parang sinementohan eh, no? I love tuba. Yun, no? Grabe, napakaganda. Tapos dito, tanaw natin yung kabundukan na punong-puno ng bahay. Ay, sarap ng lilim. Pababa pa lang tayo, mainit na. What more pa kaya dun sa mismong pinakababa, no? Kaya takbuhan talaga ng mga turista yung ano, Baguio. Pag Holy Week, pag summer, ayan. Kaya siya tinawag na Summer Capital of Philippines. Tapos sa right side natin, oh, ang lupit. Mga kurbada. Wow. Ayun, mula dito marami rin mga nagtitinda ng gulay, oh. Don't drink and drive. Agree. I heart Robertsville City. Welcome to Tuba Benguet. And letter U din to. Pagpababa pala kayo ng Baguio City dito sa may Marcos Highway, matatanaw nyo pala yung karagatan ng, di ko alam kung Pangasinan o La Union. May daan dito, saan kaya papunta to, no? Panay Ayaman Realesa. Ayan, puro pababa na yung dinadaanan natin. Nakita ko parang ano dito, parang view deck. Tignan natin. Balik lang tayo. Ay.
Balikan lang natin yung ano, parang view deck dito. Pinarada lang natin yung motor natin dito. Tapos ayun yung sinasabi ko kanina, yan yung karagatan, no? Ayan. Tapos eto, dito kabundukan naman. Tapos merong mga ano dito, mga coffee shop. Ayan. Pwede kayong huminto dito para magmerienda. Puro pababa pa rin ang ating dinadaanan. Ano, kahit mga riders, daming umakyat ngayon sa Baguio. Ay, grabing paliko to. Letter U talaga to. Yun, no? Liko sa kanan, ko sa kaliwa, at paliko na naman sa kaliwa. Yun, no? Grabing letter U yan. At babalik sa kanan, pababa. You are now entering the jurisdiction of La Union, 2nd District. At letter U na naman sa ating Google. Ayan, oh. Letter yung pababa. Hopya, hopya, hopya. Hopya. Yun! And palabas na po tayo sa may Marcos Highway. So mag left turn po tayo. Left turn. Right turn papuntang La Union, San Fernando. Ha? Itong na no. La Union. Grabe, sigurado lahat to papuntang Baguio to. Paket ng Baguio. Lalo na kanina, dami. Maraming nainitan sa Kapatagan. Kaya takbo nila sa Baguio.
Pero sa Baguio ngayon, di mo rin masyadong malamig eh. Nasa ano lang, 20 degree, ganun. Pero syempre, malamig pa rin yun. Pero sa Atok, ayan, Atok, sa Madaymen, below 10 degrees. Hay, nakatikim din ng lilim. Dito, mapresko. Malilim eh. Oh, Rosario La Union. Ayan. Sa may Rosario La Union na pala tayo. And dito, bali, dalawang sangang kalsada. Ito. Dito, sa Rosario. Ayan, sabi naman ng Google natin. Alam ko, sa Rosario din yun eh. Ayan, sa Manila. Ayan, dito. Rosario La Union. Ito yata yung pinaka town proper nila. So kakanan tayo ulit. Papunta sa Bangus, capital of the Philippines. Ang bala ko sana sa may Tondol eh. Alam, medyo malayo. Gagabihin na tayo papunta doon. Hindi ko rin mapapakita yung view. Eh, pauwi na kasi tayo. Anuin ko lang. Papakita ko lang yung ano, yung beach. Kahit di tayo makaligo, at least makita natin yung beach, di ba? Yeah. Yes, sir. Whew, eto na yung reality. Napakainit. Grabe, napakainit. Face the reality. Napansin ko sa mga sasakyan dito na dumadaan dito. Bakit ano, parang lagi silang nagmamadali. Obligado ka talagang pumesto lagi dito sa right side eh. Sa right lane. Hindi ka makapunta sa ano. Dito sa kabilang lane. Ay, nakatikim ng silong. Ayan na, nakikita ko na sa ating Google Map. Meron na tayong madadaan ng dagat. Ayan, coastal road. Coastal area. Kurado ka, diretso pa. Ah, dito. Ayan, kakaliwa na tayo dito. Ayan, palatandaan nyo itong gas station, Flying V. Napakaalanganin naman ng ano, likuan. Ayan, dito malapit na sa dagat, oh. Pero di pa natin nakikita yung dagat. Ayun, dagat na. Nakaamoy ko na yung dagat. Amoy solib. Rabon Bridge. Ayan, may nakita ako signage kanina, ano, sa Pangasinan na pala tayo. Ayan, welcome to Pangasinan. So kaya pwede dumaan doon? Oo nga eh. Ayan, sa part na to, makikita na natin yung ano, karagatan. Walang, parang ano dito, no? Walang masyadong paliguan talaga.
Welcome, Barangay Mabilao, San Fabian, Pangasinan. Siguro dito yung mga ano, mga bangus, no? Mga bangus, hindi, mga bangus. Ayan, magre-right side na po tayo dito. Kakanan na tayo dito sa Star Fuel. Ayan, kasabay natin yung mga riders. Ang dami nila. Saan kaya sila galing, no? Longos Bridge. Ayan o, mga fish fan. Siguro mga bangus yung ano nila dito, alaga nila. Kaya tahong, no? Marami rin tahong dito sa papuntang Dagupan. Ayan. Dami nilang fish fan dito. Bangus Capital of the Philippines. Ayan, approaching na po tayo Dagupan City. Ayan, welcome to Dagupan, lungsod ng Dagupan, ang bangus capital of the Philippines. Ayan, Dagupan diretso, Kalasyaw diretso, center Dagupan diretso din. Basta diretso lang. Ang ganda ng korte ng mga puno. Hop tunnel. Hop tunnel made in Acacia. Yan, kanan na tayo dito. Tondaligan Central Bank. Justice Brenro. Ah, dito talaga yung ano. Dito talaga yung pinupunta ng mga tao. Ayun o, dyan. Ah, dito. Ano to? Park ba to? Hindi, parang mayroon pa dun eh. Parang mayroon pa dito. Sinana ko yung signage ng ano. Yata yung park eh. Saan yung entrance? Kaya hanapin lang natin yung entrance. Ano kaya entrance, no? Ayan, dito. Dito yung entrance. Dito na tayo sa may Tondaligan Beach Park. Ayan, daming tao. Alam mo, fiesta. Ayun na yung beach. Lakas ng hangin, tapos napakalakas din ng alon. Ano, kala mo, fiesta eh. Tapos yung buhangin dito, hindi siya ganun kaway. Pero ano siya? Ayan, mapino. So yun, nakarating kami. Saktong 5:30, ayan. Daming tao. So yan guys, nandito tayo sa mismong beach. Ayan, tara, tingnan natin. Tapos ano siya?
open lang to sa public. So wala po kayong babayaran kung kayo po ay pupunta dito at malinis. Tapos tignan nyo yung napakaraming tao. Parang fiesta sa dami ng tao. Yan, kung malapit kayo dito sa may Pangasinan, dito sa Dagupan City, yan, pasyal nyo itong Tondaligan Beach Park. Pagkita natin dito, napakaganda lang sunset. Tapos dito, dala lang kayo ng pagkain nyo, maupuan or pwede yung paglatago. Okay na okay na. Paalis na tayo sa may Tondaligan Beach Park. So, pauwi na tayo sa ating bahay. And ayon sa Google Map, nasa 143 kilometers pa hanggang sa may Arayat. So, 3 hours and 26 minutes. So, malayo-layo yung mahaba-haba ang biyahe pa. Ang babakbakin natin. So yun, bali ang total na tinakbo pala natin mula day 1 ay 534.3 kilometers hanggang dito sa Pangasinan, sa may Dagupan. Ayan. So yun, dancer? One way po. One way? Saan po kami lulusot, sir? Diretso lang po, tapos kaliwa. Kaliwa, okay. Grabe naman yung traffic dito. Sobrang haba. Ayan, I guess dito ko natatapusin yung aking vlog. So sana'y natuwa po kayo sa ating motorcycle adventure. Ayan, salamat po sa mga sumubaybay mula sa unang episode, ikalawang episode, hanggang sa panghuli po nating episode. Kaya kung hanggang sa oras na ito ay nandito ka pa,
sa videong ito ay gusto kitang pasalamatan at napaka solid mo. So yun, once again, ang inyo pong lingkod A4J gamit ang motorsiklo ay lilibutin ng Pilipinas upang mahibahagi ang nakamamanghang ganda ng ating bayan. Laging tandaan, mahal po tayo ng Panginoon. Ingat po palagi. God bless and bye-bye. Peace out. See you on my next motorcycle adventure.